Ang One Piece ay malapit nang matapos. Ang kasalukuyang arc ay ang Wano Country Arc at ang mga Straw Hats ay papalapit sa dulo ng kanilang paglalakbay sa Grand Line. Gayunpaman, mayroon pa rin maraming misteryo na ipinakilala sa iba't ibang mga chapter na hindi pa ganap na nasa sagot. Ang lahat ba ng misteryong ito ay malulutas sa pagtatapos ng serye? Narito ang 10 pinakamalaking misteryo ng One Piece na gusto ng mga tagahanga na malutas sa dulo ng serye. Ang ilan sa mga ito ay obvious kaysa sa iba, ngunit ang lahat ng mga ito ay may potensyal na malulutas sa loob ng mga natitirang oras ng serye. Number 10. Sino ang 11th Straw Hat? Ang paglalakbay ng Straw Hat crew ay mas malapit sa dulo kaysa sa simula, ngunit nangangahulugan ba na ang kasalukuyang crew ay ang huling kabuuan ng crew? Ang pinakabagong karagdagan sa crew, ang 10th miyembro, ay ang fishman na si Jinbe, na kalaunay nakuha ang papel na helmsman. Ngunit sino ang 11th na miyembro ng crew? Bagaman walang matibay na katibayan na magkakaroon ng 11th na dedikadong miyembro ng crew na sasakay sa Thousand Sunny, iminungkahi na si Luffy ay magkakaroon ng crew na 11th na pirata batay sa unang chapter ng manga. Sa kasalukuyan, ang mga tagahanga ay nagmumungkahi ng 11th na miyembro ng Straw Hat kung ang naturang puwang ay magkakaroon, maraming nagsasabi na si Nakarot na isang mink, si Vivi na miyembro ng Straw Hat ngunit hindi sumama sa kanila, o kaya'y si Marco ng Whitebeard Pirates. Number 9. Paano magkikita sina Luffy at Shanks? Ang muling pagtatagpo nila Red-Haired Shanks at Monkey D. Luffy ay isa sa mga anticipated na sandali ng One Piece Endgame at para sa magandang dahilan. Sina Shanks at Luffy ay may malapit na koneksyon na nakatali sa kanila dahil sa kanilang relasyon bago sinimulan ni Luffy ang kanyang paglalakbay upang maging hari ng mga pirata. Habang si Luffy ay nagtatayo ng pundasyon ng kanyang lakas at impluensya, si Shanks ay tapos nang gawin ito, at maaaring siya ang pinakamalakas na pirata sa dagat, habang siya ay kasalukuyang isa sa mga Yonko. Sa Chapter 903, naniniwala si Shanks na malapit na silang magkita ni Luffy, habang si Luffy ay idineklarang panglimang Yonko sa New World. Number 8. Ano ang plano ni Vegapunk? Si Dr. Vegapunk ay ang maimpluwensya sa mga pangyayari sa One Piece sa ngayon. Kahit na ang miyembro ng Straw Hat na si Franky ay nagawang mabisita ang isa sa mga laboratorio ni Vegapunk sa Karakuri Island. Si Vegapunk ay hindi pa nagkakaroon ng anumang appearance sa anime o kaya'y sa manga ng buo, ngunit may mga sulyap at mga mungkahi na ang scientist ang pinakamagaling at maimpluwensya ang talino sa mundo. Si Vegapunk ang nag-iisang responsable sa pagtuklas at paggamit ng Sea Stone, natuklasan niya kung paano gumagana ang mga Devil Fruits, at kahit na ang One Piece na katumbas ng DNA, na tinawag nilang Lineage Factor. Number 7. Ano ang mga Ancient Weapon? Habang ang Ancient Weapon ay ang pangunahing source ng motivation para sa cover-up ng Void Century, may mga ilang detalye ang naipahayag sa 2 sa 3 Ancient Weapon. Ang mga pangalan ng Ancient Weapon ay ang Pluton, Poseidon, at Uranus ngunit ang mga Straw Hat ay na-encounter lamang ang isa sa mga Ancient Weapon sa kanilang paglalakbay sa Grand Line. Ang Ancient Weapon Poseidon ay isang prinsesang serena na maaaring utusan ang mga Sea Kings at ang kapangyarihan nito ay naipapasa sa henerasyon ng Royal Family. Si Franky ang isa sa mga taong nangangalaga ng blueprint ng nakakapinsalang battleship na Pluton bago niya sinunog ito. Gayunpaman, ang Ancient Weapon Uranus ay nananatiling isang misteryo hanggang sa ngayon. Number 6. Bakit sumali si Kuzen sa Blackbeard Pirates? Si Kuzen, na kilala rin sa tawag na Aokiji, ay isa sa mga makapangyarihan sa mga Admiral ng Marines, hanggang sa siya ay nagbitin. Di nagtagal, pagkatapos ng sikat na 2 taong timeskip ng serye, ipinahayag na si Aokiji ay nakipag-alyansa sa Blackbeard Pirates.
Ang mga detalye tungkol sa kanyang papel sa organisasyon ay napakaliit ngunit malinaw na hindi siya pinagkakatiwalaan ng ilan sa mga crew. Si Jesus Burgess ng Blackbeard Pirates ay nagpahayag ng pagkabahala kay Aoki G. Number 5. Ano ang tunay na layunin ng Revolutionary Army? Ang mga Revolutionary Army ay may ilan sa mga pinakamataas na bounty. Ayon sa World Government, sila ay mapanganib na organisasyon sa mundo ng One Piece, ngunit hanggang sa kung ano ang inaasahan nilang gawin, walang nakakaalam kung ano ang tunay nilang layunin. Ang lahat ng kanilang ginagawa ay pagsalungat sa World Government, lalong-lalo na sa mga World Nobles ng Marijuwa. Ang plano ay palitan ang umiiral na mga istruktura ng kapangyarihan, at tapusin ang kalupitan ng World Nobles. Ang tanging alam ay kabilang sa hanay ng Revolutionary Army ay ang mga kilalang personalidad katulad ni na Evan Cobb Sabo, at kumaang may mahahalagang posisyon. Ang pinuno ng organisasyon ay si Monkey D. Dragon, ang ama ng protagonist sa serye na si Monkey D. Luffy. Number 4. Si Joy Boy at ang Noah. Sino nga ba talaga si Joy Boy, at ano ang eksaktong pangako ang binitawan niya sa mga residente ng Fishman Island, sa panahon ng Void Century minangad ni Joy Boy na gamitin ang kapangyarihan ng Poseidon upang itaas ang napakalaking barko na Noah, mula sa kailaliman ng karagatan. Ngunit siya ay nabigo, iniwan niya ang barko sa kailaliman ng dagat para sa ibang tao na may taas ito. Number 3. Ano ang nangyari sa Void Century? Ang Void Century ay isang bagay na gumagapang sa paligid ng mga gilid ng One Piece, lalo na nang ipakilala ito ni Nico Robin ng Straw Hat Crew. Ang Void Century ay isang panahon ng 100 taon na nawawala mula sa kasaysayan ng mundo ng One Piece, at ang anumang pag-aaral nito ay ipinagbabawal ng World Government. Ang pangarap ni Robin ay matuklasan ang totoong kasaysayan ng Void Century sa pamamagitan ng pagbasa ng mga poneglyphs. Kung ano ang nalalaman tungkol sa Void Century, ang lahat na karaniwang alam ng publiko ay may nangyaring digmaan, at ang digmaan ay humantong sa pagbuo ng World Government. Number 2. Ano ang Will of D? Ang One Piece ay puno ng karakter na may initial na D sa kanilang pangalan. Halimbawa, isaalang-alang natin ang pamilya ni Monkey D. Luffy, kabilang si Vice Admiral Monkey D. Garp, Monkey D. Dragon, at Fortis D. Ace. Ang isang bagay tungkol sa initial na D ay nagpapahiwatig ng ilang anyo ng kapalaran na nakapalibot sa mga karakter, ngunit para sa kung ano ang ibig sabihin ng D, ito ay isang misteryo. Sa Chapter 174 ng manga, tinalakay ni Dr. Kureha ang initial na D, noong tinalakay niya ang tamang pagbigkas ng pangalan ni Goldie Roger. Number 1. Ano ang One Piece? Ito ang ultimate na katanungan sa One Piece. Ang paghahanap para sa lihim na kayamanan ni Goldie Roger ay nagsimula, at pagsabog ng era ng mga pirata, at sa kung ano ang nagudyok kay Luffy upang maglakbay sa Grand Line. Habang ang paglalakbay ang pinakamahalaga sa serye, ang likas na katangian ng One Piece ay isa pa rin mapanukso, at pinagmulan ng maraming mga teorya ng mga tagahanga. Ang kayamanan ay sinasabing matatagpuan sa Laugh Tale, at ang mga tagahanga ay sinasabing ang kayamanan ay nagpapahiwatig ng ginto at hiyas hanggang sa ancient weapon. Ang tanging alam ay ang kayamanan ay totoo, at ang mundo ay mababaliktad kung may isang tao ang makakahanap nito.